Lihim na mayaman. Kabanata 732. Bastos. You brat, how dare you talk nonsense in front of Director Yang? Galit na sigaw ni Hu Kanghai at pinandilatan si Young Master Liv. Kung hindi lang sa publiko, gusto niyang pumatay ng tao. Anong uri ng tao ang Great Elder, Alexander Yang? Sa isang metropolis tulad ng Imperial City, isa siyang top big shot, isang top figure sa business at military circles. Sino sa kanila ang hindi gumagalang nang makita si Alexander Yang? Ang pangalan ni Young Master Alexander ng Imperial City ay matagal nang kumalat sa 11 hilagang lalawigan ng Dragon Country. Sa maliit na bayan ng county na ito, mayroon talagang isang tao na kumilos ng marahas sa malaking elder, at nagsalita pa ng napakayabang at despot ikaw. Natigilan sandali ang ekspresyon ni Young Master Liv, at medyo nabigla siya sa biglaang pagsabog ni Hu Kanghai. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at may pag-aalinlangang tumingin kay Hu Kanghai, na puno ng layuning pumatay, at pagkatapos ay tumingin ng may kain na hinala kay Alexander Yang. Pagkatapos noon, ang mukha ni Young Master Liv ay nagpakita ng mapanuksong ekspresyon. Oh, sa tingin mo ba natatakot ang tatay mo na si Lai Rui? Nakangiting sabi ni Young Master Liv, judging from your accent, you must be from somewhere else. Sa tingin mo ba maaari kang magpanggap na isang mayaman sa Jiangyu County dahil lang sa mayroon kang 2 maliit na pera? Naglakas loob ka pa rin mag-bluff sa harap ko at hindi man lang kumukuha ng salamin para tingnan. Anong klaseng basura kayong 2? Nakangising sabi ni Lai Rui. Sa kanyang puso, wala siyang pakialam kina Alexander Yang at Hu Kanghai. Sa kanyang tansya, sina Alexander Yang at Hu Kanghai ay malamang na mga taong dumaan sa Jiangyu County mula sa ibang county o ruta ng negosyo. Sila ay tila may kaunting pinagmulang pamilya at tila hindi mayaman o marangal na tao. Kung hindi, hindi magiging masyadong bongga sina Alexander Yang at Hu Kanghai kapag lumabas sila. Hindi man lang niya inisip kung anong klaseng tao si Lai Rui sa Jiangyu County. Siya ay anak ng matandang pinuno ng county. Siya ay isang tao ng itim at puti, at ang kanyang negosyo ay sapat na malaki. Sa ektaryang ito ng lupa, tiyak na isa siyang nangungunang lokal na ahas. Si Lai Rui ay hindi naglagay ng sinuman mula sa ibang mga lugar sa kanyang mga mata. Sinusubukan mo bang pukawin ang gulo? Galit na sabi ni Hu Kanghai. Oo, anong meron? Matanda ka, hindi mo alam ang kalawakan ng langit at lupa. Ang lakas ng loob mong sumigaw sa harap ni Young Master Lai. Naging magulo ka na ba? You mohurf asterisk sucker, Young Master Lai gave you all face and discussed changing rooms with you all. He even booked your expenses for tonight. This is enough to give you all face. Talaga bang iniisip niya ang kanyang sarili bilang isang taong mahalaga? Sino sa tingin mo ikaw? Sa sandaling ito, ang 2 binata sa tabi ni Lai Rui ay nagalit at pinagalitan si Hu Kanghai. Young Master Lai, huwag mo na silang pagsalitaan ng kalokohan. Walang kaalam-alam ang 2 dayuhang ito kung sino sila. Hindi man lang nila inisip ang kanilang pagkakakilanlan at naglakas loob pa ring makipaglaban para sa pribadong silid sa hardin kasama ka. Sabi ng isang binata sa nakaka-flatter na tono. Magsalita ka, aayusin ko kaagad ang ilang magkakapatid na itapon silang 2 sa ilog at gisingin sila. Habang nagsasalita siya, pinalibutan siya ng ilang malalakas na lalaki at tumayo sa likod ni Lai Rui para alalayan siya. Sa mata ng maliliit na kapatid na ito, si Lai Rui, ang Young Master na ito, ay isang maalamat na tao na kayang gawin ang anumang bagay sa Jiangyu County at tawagin ang hangin at ulan. Sa Jiangyu County, mayroon bang anumang bagay na hindi kayang ayusin ni Young Master Lai? Not to mention this to foreigner, ang isa ay parang mahirap na estudyante at ang isa naman ay matandang lalaki. Sa ganoong katangahang tingin, naglakas loob pa rin silang hamunin si Young Master Lai.
Hindi naging masaya si Young Master Lai, at maliit na bagay lang para sa kanya na patayin silang dalawa sa Jiangyu County. Hehe. Malamig na ngumiti si Lai Rui. Tila nag-e-enjoy siya sa napakagandang eksena. Dahan-dahan siyang nagsindi ng sigarilyo at tumingin kina Alexander Yang at Hu Kanghai nang may paghamak. May hangganan ang pasensya ko. Kayong dalawang maliliit na bagay, lumabas kayo sa New Moon Hotel. Naiinip na ako, tumigil sa pagkain at kumain ng isda sa ilog, malamig na sabi ni Lai Rui, puno ng pagbabanta ang tono nito. Nang matapos siyang magsalita, ang mga kapatid sa tabi ni Young Master Liv ay sumugod kay Alexander Yang. Gusto nilang hawakan si Alexander Yang. What are you guys trying to do? How dare you attack me? Si Hu Kanghai ay tumayo sa harap ni Yang Wuying at galit na galit. Hindi niya inaasahan na ang grupong ito ng mga tao ay hindi makatwiran. Sila ay isang grupo ng mga ruffians at bullies. Naglakad si Hu Kanghai sa pugilistic world. Para bang hindi niya alam ang nangyayari dito. Obviously, itong Young Master Liv na nasa harap niya ay ang local tyrant ng Jiangyu County. May mga taong ganito kahit saan. Akala nila ay kahanga-hanga sila at lahat ay dapat matakot sa kanya. Sa katunayan, isa lamang siyang polaka sa balon na hindi pa nakikita ang mundo sa labas. Siya ang hari sa sarili niyang larangan. Ikaw matanda, how dare you stop them? Kung hindi ka mawawala, huwag mong sabihing binubuli natin ang mahihina at ang matanda. Nakangiting sabi ng nakababatang kapatid ni Lai Rui. Itinuring niyang biro sina Alexander Yang at Hu Kanghai. Sa kanilang opinyon, ang dalawang taong ito. Ito ay ang matanda at ang mahina. Scram! Habang nagsasalita sila, itinulak ng ilang malalakas na lalaki si Hu Kanghai, na napilitang umatras ng dalawang hakbang. Pakiusapan ang mga kapatid na maging mahinahon. Mahina ang batang ito, at ang matandang ito, huwag mong bugbugin hanggang mamatay. Turuan mo siya ng leksyon at itapon mo. Si Lai Rui ay may sigarilyo sa kanyang bibig at sinabi na may mapanuksong ekspresyon. Nagdilim ang ekspresyon ni Hu Kanghai. Tumingin siya kay Alexander Yang at humingi ng pahintulot. Walang ekspresyon ang mukha ni Alexander Yang. Bahagya siyang tumango. Bang! Sa susunod na sandali, si Hu Kanghai ay biglang naglabas ng kanyang lakas. Nagpakita ang kanyang buong katawan ng nakakatakot na aura habang sumusugod siya at sumuntok at sumipa ng tatlong beses. Isang suntok ang nagpalipad sa isang tao sa parehong lugar. Isang sipa ang nagpalipad sa malalakas na lalaking iyon ng mahigit 10 metro ang layo. Sa di nagtagal, ang ilang malalakas na lalaki na sumugod upang humanap ng gulo ay ibinagsak lahat sa lupa ni Hu Kanghai. Bumagsak sila sa lupa at sumigaw ng malakas. Ikaw, can't you fucking tell that you're a tough guy? Gusto mo pa akong awayin? Nagulat si Lai Rui sa una, ngunit pagkatapos ay nagalit siya. Itinapon niya ang sigarilyo sa kanyang kamay at pinandilatan si Alexander Yang. Siya ay isang sikat na figure sa Jiangyu County, ngunit ang kanyang mga kapatid ay natalo sa harap ng lahat. Gaano ka iya ang magiging kahihiyan kung ang balitang ito ay lumabas? I don't care who you are, if you dare to hit someone, yumuko ka at humingi agad ng tawad sa akin. Kung hindi, ipapadala ko kayong lahat sa ilog ngayong gabi. Galit na sabi ni Lai Rui. Malinaw, ang mga aksyon ni Hu Kanghai ay hindi nabigla kay Lai Rui. Sa halip, napukaw nito ang kanyang galit at sinaktan ang kanyang mukha. Habang nagsasalita siya, kinuha ni Lai Rui ang kanyang telepono at may tatawagan sana. Pinaikit ni Hu Kanghai ang kanyang mga mata, ang kanyang mga mata ay puno ng layuning pumatay. Muli siyang tumingin kay Alexander Yang, naghahanap ng senyales. Walang emosyon ang mukha ni Alexander Yang. Lumabas siya para kumain. Hindi niya kailanman naisip na gawing big deal ito. Gayunpaman, ang Young Master Liv na ito ay tila ayaw sumuko at nagpumilit na magpakita ng magandang palabas. Alexander Yang, nandito ako. Ah,
Anong nangyayari? Sa sandaling ito, isang magandang boses ng babae ang nagmula sa hindi kalayuan. Dumating si Evans Lily sa restaurant at tumingin kay Alexander Yang na puno ng saya ang mukha. Gayunpaman, nang makita niya ang grupo ng matipunong bodyguard, hindi niya maiwasang mataranta. Pagdating ni Evans Lily, lahat ay napalingon sa kanya. Kumunot ang noo ni Lyle Rui at tinitigan si Evans Lily. Ang kanyang mga mata ay nagsiwalat ng bakas ng kasamaan at kasakiman. Nang tumingin siya kay Alexander Yang, medyo nagseselos din ang ekspresyon nito. Lily, walang nangyari. May maliit na aksidente. Lumapit si Alexander Yang at sinabing may ngiti sa labi. Let's go. Tere, kain na tayo. Nakabook na yung private room. Hinawakan ni Alexander Yang ang kamay ni Evans Lily at naglakad patungo sa pribadong silid sa Chin Yuan Garden. Hindi siya mapakali sa grupo ni Young Master Liv at ipinaubaya kay Hu Kanghai ang humawak. Teka, sinong nagpayag na umalis ang isang may kapansanan na tulad mo? Kung hindi ka humingi ng tawad sa akin, sa totoo lang, humingi ka ng tawad. Huwag mo nang isipin ang pagkain ngayon. Malamig na sabi ni Lai Rui at hinaranggan ang daan ni Alexander Yang kasama ang kanyang dalawang followers. Sinulyapan niya si Evans Lily na may mapaglarong ekspresyon. Ang kagandahang ito, ang tanggang lalaking may kapansanan, maaari ba siyang maging boyfriend mo? Hindi ko talaga akalain na ang isang kagandahang tulad mo ay dapat makahanap ng isang lumpo. Abangan ang susunod na kabanata.